ng pag-asa. Pilit nagtatanong, kaya ko pa ba? Tuwid na landas ay di makita. Puro pagbabalat kayo at pagkakasala. Ilang bilhin ako sa layakay. Tuwid kay Jesus, ako ay ikbit ng yaka. Siya hihing ng puso sa lahat at nalalabi. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo. Salamat po, Ama, sa bagong umaga, sa bagong araw na ibinigay mo ang masilayan naming muli, ang pagsikat ng araw, ang pagbuhos ng ulan, at ang dumpi ng hangin sa aming katawan. O Jesus na aming Panginoon, samahan mo kaming muli sa mga ilang minutong ito na aming pagninilay, pakikinig, at pananalangin patungkol sa iyong banal na mensahe sa amin sa umagang ito. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang tatanglaw at magliliwanag ng buhay namin at isipan upang kami ay patuloy na tumugon sa iyong panawagan. Sa ngala ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay October 15, 2021. Nasa 28th linggo ng karaniwang panahon. Araw po ng Biyernes. At ang gospel po natin ay Luke chapter 12 verse 1 to 7. Meanwhile, such a large crowd had gathered that they were trampling on one another. Then Jesus spoke to his disciples and said, "Beware of the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. There is nothing covered that will not be uncovered, or hidden that will not be made known. Whatever you have said in the darkness will be heard in the daylight, and what you have whispered in cellars will be proclaimed from the housetops. I tell you, my friends, do not fear those who put death, the body, and after that can do no more. But I will tell you whom you fear. Fear the one who, after having killed you, is able to throw you into hell. This one you must fear. Do you not give 5 sparrows for 2 copper coins? Yet no one of them has been forgotten by God. Even the hairs of your head have been numbered, so do not fear. Are you not worth more than a flock of sparrows?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dalawang bagay po, mga kaibigan, ano, ang nais ko pong pagtuunan ng pansin sa Ebanghelyo ngayon. Una ay ang pagbibigay ni Jesus ng halimbawa patungkol doon sa ginagawa ng mga Parisayo, no? Yung sinasabi niya na mag-ingat dun sa yeast. Alam po natin yan, ano, na pag tayo gumagawa ng tinapay, nais natin gumawa halimbawa ng pandesal, ang yeast ang isinasama doon sa ano, sa pagbuo ng tinapay na siyang nagpapaalsa para ito ay lumabas at maluto na maganda, makinis at maayos nang naaayon sa kagustuhan mo kung paano mo ito niluto at paano mo gustong maging kalabasan kapag ka ito ay naluto na. Ang yeast ang isa sa pinakamahalagang ingredient, ano, ng pagbuo ng isang tinapay. Alam po natin lahat yan. Ngayon po, bakit ito binigyan ng pansin ng Panginoon patungkol sa kanila, sa mga Parisayo? Dahil ang mga Parisayo ay laging merong nakahanda na sasabihin. Laging merong nakahanda na ipakikita sa kapwa, maganda, maayos, mahigpit sa kanilang at stricto sa kanilang mga batas.
Parabang ito yung nagko-cover sa pagkatao, no, na nagpapaalisa sa pagkatao ng mga Pariseo at ng mga mangangaral, yung kanilang husay at galing sa batas at yung kanilang pagpapatupad ng mahigpit. Dahil sa pamamagitan nun, sila ay nirirespeto at sila ay ginagalang ng mga tagasunod at ng mga taong nananampalataya o mga pumupunta sa templo. Pero ang sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, mag-ingat kayo sapagkat yung yeast ay panlabas lamang. Itong yeast, itong sinasabi nagpapaganda sa tinapay o nagpapaganda at nagpapabuti sa pagkatao ng mga Pariseo ay panlabas lamang. Subalit ang sabi ng Diyos, ang mas mahalaga ay ang kalooban. Ang mas mahalaga yung intensyon. Ang mas mahalaga yung tunay na ibig sabihin at ginagawa ng iyong kalooban. At kaya nga sabi nga niya, walang bagay na hindi nalalantad. Walang bagay na hindi nabubunyag at walang bagay na hindi maiintindihan at mauunawaan o makikita ng iba. Ano man ang gawin natin, lalong-lalo na sa paraan ng pagsunod kay Kristo, sa paraan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ang ating hindi magandang intensyon, ang ating masamang pag-uugali, ang ating masamang pakikitungo ay kailanman ay hindi ito mapupuno at mababalutan ng gusto ng ating pakikitang tao, ng ating pakikipagkapwa, ng kabutihan, pero sa kalooban natin, hindi naman talaga ito ang naninanais natin. O kaya meron tayong mga ginagawa na taliwas, no, doon sa ipinakikita natin sa iba. Ano pong ibig sabihin ito? Kagaya po ng mga Pariseo ng unang panahon, malinis, maayos, mabango, stricto sa pag-aaral, stricto sa pagbabahagi ng batas ni Moises. Stricto po silang lahat. Pero sa kalooban nila, ang nangingibabaw sa kanila ay inggit. Ang nangingibabaw sa kanila ay yung tinatawag na jealousy towards Jesus. Dahil unti-unting nakukuha ni Jesus at sumasama sa kanya yung mga dating nagpupunta sa templo at nakikinig sa kanila. So sa kabila ng kanilang pagiging seryoso at stricto sa batas ni Moises at ipinakikita sa mga tao na ganito ang dapat gawin, ganito ang dapat ugaliin, pero sa kalooban ay punong-puno sila ng galit, punong-puno sila ng inggit, at punong-puno sila ng mga masasamang intensyon sa kanilang kapwa. Yan po ang ibig sabihin ng Diyos na mag-ingat sa mga Pariseo, mag-ingat sa yeast ng mga Pariseo sapagkat ganun ang kanilang kalakaran. At sabi niya, walang lihim na hindi nabubunyag. Walang naitatago sa pagkatao, lalong-lalo na sa paraan ng pananampalataya na hindi makikita at mahahantad sa tao o sa mundo. Isa po yun, ano, ang unang nating bahagi na dapat natin pagtuunan ng pansin. Pangalawa, nung sinabi ng Panginoon na ang mga tao masyadong aligaga, masyadong laging nararattle o matataranta pagdating sa mga bagay na gusto nilang mangyari, gusto nilang maganap at gusto nilang makamit. Ngunit sabi ng Panginoon, bakit masyado tayong aligaga? Bakit masyado tayong nag-iisip? Bakit ang tao masyadong litong-lito? Ano po? At natataranta. Samantalang si Jesus ang ating Diyos, ang Ama at ang Espiritu Santo kasama ng ating Panginoong Jesus, ang isang patuloy na kumakalinga at nagbibigay ng ating pangangailangan sa araw-araw. Ang kailangan lamang natin ay magkaroon ng buo at kumpletong pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya na may kaukulang gawa at ito ay makikita natin at mararamdaman natin na ang Diyos ay nasa atin. Kagaya nung sinabi niya sa Ebanghelyo, sabi niya, "Even the hairs of your head have been numbered, so do not fear. Are you not worth more than a flock of sparrows?" Ang ibig niya sabihin, kung ang mga ibon
ay kanyang pinangangalagaan, ay kanyang binibigyan ng pagkain, dinadala niya sa pamamagitan ng hangin upang makakuha ng kanilang makakain at mabuhay. Tayo pa kaya na kanyang nilikha, na kanyang kawangis, tayo pa kaya na may isipan, may pagkatao at may damdamin na binuo niya, hinubog niya, ng halos kapareho niya, ay kanyang pababayaan at kanyang hindi bibigyan at papapalain? Para bang napaka-imposible po, parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Imposibleng hindi kayo pagpapalain ng Ama dahil kayo ay kanyang kawangis. Kung ang mga langgam o ang mga ibon ay nakakakuha ng pagkain at sila ay pinagmamasdan at iniingatan ng Diyos, ikaw pa kaya na isang tao na kanyang likha? So ang ibig sabihin ng Diyos, huwag lagi tayong magpapailalim sa kaba, huwag magpapailalim sa takot, huwag magpapailalim sa tinatawag na confusion na baka wala na mangyari sa ating buhay at wala na tayong makuha, wala na tayong mapala. Sapagkat ang hinihingi ng Diyos sa atin, manampalataya ka, isurrender mo ang lahat ng bagay at bibigyan kita ng pagkakataon at ipakikita ko sa iyo ang daan upang makakilos ka at magkaroon ka ng sapat na kakayahan at tiwala sa sarili na malalampasan mo ang lahat ng bagay na iyong nararanasan. Yun ang nais ng Diyos na ipakita sa atin, na ang tunay na mananampalataya ay aalisin ang takot sa sarili, kundi ang ilalagay ay ang takot sa Diyos. Takot sa Diyos ng sa isang positibong pamamaraan. The fear of the Lord in a very positive way. Na kaya mo ginagawa ang maraming bagay dahil buhay na buhay sa iyo ang tinatawag na pagiging masunurin, sapagkat nandoon ang iyong pagmamahal sa Diyos. Nandoon ang iyong pag-ibig, nandoon ang iyong pagsuko na hindi kailanman magkakaroon ng katuparan ang lahat ng iyong pinapangarap kung wala ka sa piling ng ating Panginoon. Yun yung pangalawa. Ang medyo mabigat din po, no, dun sa gospel po natin ngayon ay yung unang bahagi ng sinabi ni Jesus. Sabi niya, beware of the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. There is nothing covered that will not be uncovered, or hidden that will not be made known. Anong ibig pong sabihin ito? Sa panahon po natin ngayon, malapit na ang eleksyon, malapit na pipili na naman tayo ng mga panibagong mamumuno ng ating bansa. Hindi natin pwedeng ikaila na ang mundo ng politika at kahit saan ka makarating, siguro kahit man sa mga taong mga naglilingkod sa simbahan, hindi natin maiaalis na mayroong tinatawag na pagbabalat kayo. May mga tinatawag na hypocrisy, yung tinatawag na pakitang tao. Bakit? Sapagkat kahit nung panahon ni Jesus, ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang mga mangangaral, sa harap ng mga tao at sa harap ni Jesus, ay makikita mo kung ano ang tunay na pagkakaiba ng mga taong ito sa harap ng mga ordinaryo at sa harap ni Jesus. Sa harap ng mga ordinaryong tao, itong mga mangangaral ito ay mahigpit, mahusay, magaling, matalino. Pero sa harap ng ating Panginoon, anong ginagawa nila? Pinipilit nilang hilahin pababa ang Panginoon. That's what you call hypocrisy. That is what you call plasticity. That is what you call duplicity. Duplicity in a sense that iba ang ipinakikita nila sa may hirap at iba rin ang ipinakikita nila kay Jesus. Ano man ang kanilang ginagawa at sinasabi sa mga may hirap at sa mga taong mayroong tinatawag na paniniwala sa Diyos ng unang panahon, ginagamit ng mga mangangaral at ng mga Pariseo ang kanilang authority, ang kanilang kapangyarihan upang mag-take advantage sa kapwa. At para naman kay Jesus, pilit nilang ibinababa si Jesus sa pamamagitan ng mga kung ano-ano mga tanong, gawa at dahilan ng kanilang napakalalim na inggit sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos, walang lihim na hindi may bubunyan. Walang bagay na naitatago sa dilim na hindi kailanman mapupunta at maliliwanagan at makikita sa gitna at sa ilalim ng liwanag. Ito ay isang mabigat na pagbibitaw ng ating Panginoon sa ating lahat. Sapagkat kahit sa araw-araw sa atin ngayon, napakarami at makikita mong maraming mga
nagbabalat kayo at nagpapanggap sa buong mundo. Pagbabalat kayo at pagpapanggap sa pamamagitan ng pakikitungo sa kapwa, sa pamamagitan ng pagsasabi na ikaw ay mahusay, ikaw ay mabait, ikaw ay magaling, at ikaw ay karapat-dapat. Pero sa kanilang kalooban, sila ay bumubuo ng mga plano, bumubuo ng mga tinatawag na patago at pailalim na mga hakbang upang ikaw ay hilahin pababa, upang ikaw ay mawala sa sirkulasyon o mawala dun sa space na iyong kinatatayuan. Napakarami pong taong ganyan. Hindi lamang sa politika, hindi lamang sa kumpanya, hindi lamang sa pamilya, kahit po sa mga tao na nasa loob ng paglilingkod ng simbahang Kristiyanong Katolika, hindi nawawala ang mga taong nagngingit-ngit sa inggit. Hindi nawawala yung mga taong gagawa ng isang bagay para maipadama sa kapwa na sila ang magaling, na sila ang mas mahusay, na sila ang nakakaalam ng batas. At pipilitin ka nilang ibagsak at ibaba dahil parang ang pakiramdam nila, nasasapawan mo na sila. Ang pakiramdam nila ay parang hindi na sila yung nagiging sentro nung kwentuhan o nung pag-uusap o nung paglilingkod. Kaya ang minsan ang nangyayari, ito ang nagbubunsod at nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng hindi tama. Pero pag sila ay nasa harapan ng marami, pag sila ay nasa harapan ng mga tao, kung sila ay mangaral ay napakatamis, kung sila ay mangaral ay para bang wala silang bahid kasalanan at pagkukulang, at kung sila ay mangaral ay damang-dama mo na ipinakikita niya o pinakikita ng tao o ng kung sino mang nasa loob ng simbahan kung gaano siya kahusay at kagaling, at kung gaano niya ka-memorize halimbawa ang mga salita ng Diyos, o kung paano niya pinagbubuti ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ganon kahusay. Pero sa kabila nito, sa kalooban niya, sa kanyang pagkatao, ay naroroon yung tinatawag na hindi man niya ito tahasang alam, hindi man niya siguro tahasang na nararamdaman, pero lumalabas sa ayaw niya at sa hindi, lumalabas ang totoo at tunay na intensyon kung bakit niya ginagawa. Bakit? Maari kasi nandyan yung tipong nagseselos o maaring nagagalit o maaring nag-iisip sapagkat nasasapawan na siya ng iba. Maaring dahil sa kagaya nung kay Jesus at sa mga pariseyo, damang-dama ng mga pariseyo na sila ay nasasapawan ni Jesus. Kaya laging gumagawa ang mga pariseyo ng ikasisira ni Jesus. Ganon din sa politika, ganon kung paano sila magsiraan sa kumpanya, sa pamilya at sa simbahan, sa mga naglilingkod sa simbahan. Mapapansin po natin yan. Minsan nakakalimutan natin kung sino yung kaharap natin. Nakakalimutan natin kung sino yung binabato natin ng batikos. Nakakalimutan natin kung sino yung binabato natin ng hindi magagandang salita. Binabato natin ng kawalan, ng paggalang at respeto kung sino man yung nasa harapan natin. Dahil basta pag tayo ang alam natin ay tama ang nais natin sabihin, alam natin ang tama ang nais natin gawin. Hindi natin iniisip o inaalintana naman na kung sino yung kaharap natin. Napakaraming ganyan. Napakaraming maaaring igawad natin karanasan. Pansinin niyo yung mga bispo, yung mga pari, na talaga namang payak na tumutuligsa sa mga hindi magagandang nakikita sa kaparaanan ng gawaing panlipunan. Ilan na ba sa alagad ng mga ng simbahan Kristiyanong Katolika ang binabash, ang tinutuligsa, binabatikos, minumura, sinisiraan ng mga kapwa nila Pilipino sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter at sa iba pang mga social media na platform. Napakaraming pari, napakaraming obispo ang pilit na ibinabagsak at pilit na pinagtatawanan, dinuduraan ng mga kapwa Pilipino. Pero sila ay Katoliko, mga Kristiyano, dahil ayaw nila yung naririnig nila sa simbahan na itinuturo ng simbahan ng tama at sapat,
ganun nila kung papaano sirain at balahurain ang mga leader ng simbahan. Hindi ba't ganun din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na may mga pagkakataong tayo sa buhay natin na para masunod at matupad ang nais nating mangyari, masunod at matupad yung gusto nating ipakita sa iba, hindi na natin iniisip o tinitake into consideration kung sino yung maaapakan, kung sino yung masasaktan, kung sino yung matatamaan. Hindi na natin yung tinitake into consider. Basta't maibulalas natin ang gusto nating gawin, masabi natin ang gusto nating ibigay sa ating kapwa. Kaya tayo ay makakasakit o hindi, hindi na natin yung pinapansin. Ang importante, maipaabot natin ang mensahe natin sa kanila dahil ayaw natin yung kanilang ginagawa. Bakit kaya? Maaring dahil sa meron tayong sariling intensyon, may mga sariling pananaw at may sariling kaisipan na hindi ayon sa tama. Pero sa kalooban natin, ito ay ating ginagawa at ito ay ating pilit na pinagtatakpan at kino-cover up sa ating sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa ayaw mo sa hindi yan ay mabubunyag. Sabihin mo man o hindi, makita man yan ng kaagad-agad ng tao, madiskubre man kaagad ng tao o hindi. Pero pag ang tao ay may masamang intensyon, pag ang tao ay may masamang iniisip sa kapwa, lalabas at lalabas ang katotohanan kung siya nga ba ay tunay na makadiyos o hindi. Yan po ang dapat nating tignan. Yan ang hamon sa ating lahat. No? Sa gitna ng pandemya na nating nararanasan ngayon, sa gitna ng problema na ating kinakaharap, huwag tayong matakot. Manampalataya tayo sa Diyos. Hindi niya tayo bibitawan, hindi niya tayo pababayaan. At kahit man ano man ang mangyari sa atin, kung ang ating pagkatao ay nakatutok sa Panginoong Diyos, ang pagpapala at biyaya kailanman ay hindi maglalaho. Yun yung isa ikalawang bahagi. At sa unang bahagi, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, pag-aralan natin ang ating pagkatao. Pag-isipan natin ang ating mga gawi sa kapwa. Pagnilaya natin kung anong uri tayong tao sa ating sarili at paano natin to ibinabahagi sa iba. Baka tayo ay nabubulagan at tayo ay nasisilaw sa ganda, nasisilaw sa rangya, at nasisilaw sa tinatawag na authority, no, kapangyarihan, at nasisilaw sa rangya ng buhay dito sa mundo na meron tayo. At minsan ito ay kinakasangkapan natin sa ating pagiging Kristiyano, kinakasangkapan natin sa ating pagiging Katoliko, upang tayo ay maipahayag natin sa iba kung sino at ano tayo. Dahil tayo ay mayaman, tayo ay may kakayahan, at tayo ay matalino, tayo ay nangangaral, at tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Lahat ito ay ginagawa natin, pero hindi natin nakikita, maaring aware tayo o hindi, yung ating mga sinasabi sa iba at ginagawa sa iba ay hindi umaayon kung sino at ano tayo sa ating pagiging Kristiyano at pagiging Katoliko. Kaya katulad lamang ng mga Parisayo, ano po, ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging Katoliko natin, ang pagiging maibigin natin sa ating kapwa, ang pagiging active natin sa loob ng simbahan, minsan ito ay nagsisilbing yeast, pampaalsa lamang. Ito ay nagsisilbing pampaalsa lamang ng ating pagkatao. Pero ang tunay nating kalooban ay punong-puno tayo ng hindi magagandang dapat na mawala sa atin. Maaring na meron tayong inggit, meron tayong yabang, meron tayong ayaw natin tayo ay nasasapawan, meron tayong ugali na ipipilit natin ang gusto natin. Meron tayong ugali na hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali. Meron tayong ugali na hindi tayo marunong magpatawad. Meron tayong ugali na hindi natin kayang magpatawad. Meron tayong ugali na walang iniisip na kapakanan kundi ang sarili lang natin. Meron tayong ugali na kapag tayo ay nakakaranas ng nakakasama natin, katulad halimbawa ng mga Pariseo na nakasama nila si Jesus, at pag tayo ay nakaranas ng makikita na mas magaling, mas mahusay sa atin,
gagawa tayo ng paraan na ibagsak ang taong ito, gagawa tayo ng paraan na sirain ang taong ito sa kapwa. Dahil sila, ang taong ito ay nagiging parabang threat sa ating pagiging mahusay, sa ating pagiging magaling, sa ating pagiging leader. Pagka ito ang nangyayari sa ating, ang lahat ng ating pakikitungo, pagsisimba, pagtanggap ng sakramento, at paglilingkod sa Diyos ay nawawalan po ng saysay. Nababaliwala ang lahat ng kabutihan na ipinakikita mo sa tao dahil mismong ikaw sa iyong kalooban nabubulok ang iyong pagkatao. Inaanay ang iyong pagkatao. Sinusunog ng napakasama mong ugali ang iyong konsensya, ang iyong puso. So, anong sabi ng Diyos? Walang lihim na di mabubunyan. Walang masamang intensyon na hindi malalantad. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa loob ng gawaing pangsimbahan. Kaya mga kaibigan, araw-araw tingnan po natin ang ating sarili. Pagmasdan natin, pagnilaya natin, gaano ba ako katotoo sa aking pakikitungo sa aking kapwa? Gaano ba ako katotoo sa pagpapatupad at pagtupad ng mga utos at aral ng ating Panginoon? Baka mamaya ang nangyayari, tinutupad ko ang utos at aral ng Diyos, pero pakitang tao lamang. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat pong muli. Sana po kami ay magkaroon ng pagkakataong mabago ang aming sarili. Kung kami man ay may mga negatibong hindi maganda o mga negatibong mga bagay o pag-uugali na hanggang ngayon ay nasa aming kalooban. Alisin mo po, O Diyos. At sana po ay mangibabaw sa amin ang takot sa Diyos, ang takot sa iyo upang kami ay magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa iyo at ang aming iisipin at gagawin ay lahat ng bagay na makabubuti sa iyo, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, ano man ang ginagawa mo ngayon, nasaan ka man, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi nawawala, hindi naglalaho, at hindi nababawasan. Ang kanyang biyaya at pagpapala ay nasa iyo, nasa harapan mo, nasa puso mo. Manampalataya ka lamang, kaibigan. Pagpalain ka. Araw at gabi ay pinamamala, isip ay balisa, tila nakalang ang madam ako, pag-ibig mong wagas, pulong ng isipan, di ba basa ka? Ang siyang hiling ng puso sa lahat.